Alam niyo po, sa taong ito, nag-allocate po tayo ng 82.5 billion for COVID-19 vaccination program. Of this amount, 70 billion po yung ginamit natin para ipambili ng mga COVID-19 vaccines, at yung 12.5 billion naman ay para sa ancillary and logistical requirements. Subalit, hindi po tayo natatapos dito dahil talagang kailangan pa natin ng mas marami pang vaccine, at nakikipag-unahan nga tayo sa ibang bansa. Kaya nga po, itong lahat ng ito ay covered ng mga loan agreements. Pupunta natin yan, maya-maya lang. In the meantime, bakit kailangan kumuha nga sa contingency fund? Eh dahil nga po talagang kulang ang pundo natin. Ang totohanan niyan, ka-approve lang ng ating Pangulo ng 2.5 billion equivalent to 56 million US dollars chargeable against the 2021 contingency fund. Ang amount po na ito will cover the payment of around 4 million doses of vaccines and its corresponding logistical and administrative costs, which is expected to be na ma-deliver ngayong buwan. Kaya po ako nag-release ng special allotment release order at saka notice of cash allocation sa Department of Health para po sa bagay na ito. Ang contingency fund natin para sa taong ito ay nasa 13 billion. At ito pwede lang gamitin upon approval of the President. No? This will cover the funding requirements of new and urgent measures and activities or projects of national government. Kaya kailangan din na ma-implement within the year at mabayaran this year. At saka ito, ang pondo i-release directly sa mga ehensya except yung mga LGUs at saka GOCCs na idadaan sa BTR, so Bureau of Treasury. Madaling sabi, hindi lang po talagang 82.5 billion na gagastusin natin ngayong taon para sa pagbili ng vaccine sa USACRACI. Kaya nga ba, pati contingency fund ang kailangan ng gamitin. Opo, pero Secretary, nasa magkano po ba yung pinag-uusapan nating pondo na kailangan pang i-release under Bayanihan 2? Under Bayanihan 2 po, ang na-allocate na 82.5 billion of this, 70 billion will be used for vaccine procurement at saka yung sa logistical support naman. Sa ngayon po, out of the 70 billion allocation for vaccine procurement, 59.39 billion na po ang nare-release natin sa DOH. At ito nga po ay to finance the covering loan agreements with multilateral institutions such as the Asian Development Bank, World Bank, and the Asian Infrastructure Investment Bank. So meron na lang pong 10.61 billion ang hindi pa nare-release sa DOH. At i-release namin once nagkaroon ng special budget request from the DOH.